Good day mga koy, so marami na naman tayong updates regarding sa ating paboritong sports na basketball. Una nga dito mga koy, itong si Francis Arnaiz ang tinaguriang The Clutch ay mayroong magandang suggestion dito sa lahat ng country's top basketball official. At dito naman sa pangalawang balita natin mga koy, ano ang pagkakaiba sa kaso ni Coach Jeff Cariaso dito sa kaso naman ni Coach Ying Yao, bagamat parehas lang naman silang na-thrown out dito sa kanilang laban sa isang exhibition game atin alamin. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes, i-share, and subscribe. So ito nga mga course, si Francis Arnaiz ay membro ng PBA Greats at former national team ay hinihikayat ang lahat ng country staff basketball official na panatilihin ang pagiging nasa supremacy ng Pilipinas sa Asian region. So ayon nga sa kanya mga coach dito sa balita ng spin.ph ni Sir Jerry Ramos, former national player Francis Arnaiz implores kids leader to sustain Asian gains. So kung ano man mga coach ang nakuha ng Gilas Pilipinas, gusto nga niya dito mapanatili. So ayon nga sa kanya, ano ang sinabi ni Francis Arnaiz sa tagumpay ng Gilas Pilipinas sa Asian Games? So ito nga mga coach ang sinabi niya dito sa report pa rin ng spin.ph ni Sir Jerry Ramos. I just hope that whatever they did right, they will continue the program, they will continue investing in kids, younger people to carry on the message. So ayun nga dito mga coach kay The Clutch Francis Arnaiz, ang gusto nga niya di pahiwatid niya dito sa lahat ng country staff basketball official na tayo ay mamunuhunan dito sa mga batang basketballista na maaring maging membro ng ating Gilas Pilipinas. So mag-invest tayo dito sa mga kabataan, mga galing na kabataan, at mag-recruit nga tayo dito sa mga bata dito sa Pilipinas, lahat nga sa buong Pilipinas, na maaari tayong mag-recruit ng mga kabataan na po pwede mag-representa na sa ang ating bansa sa pamamagitan ng Gilas Pilipinas. So maganda ang suggestion na dito mga coach kung ito ay susundin ng SBP. Dahil nga wala namang masama dito sa sinasabi ni Francis Arnaiz. Dahil itong si Francis Arnaiz mga coach ay former national team din ito, membro kung saan naglaro nga ito dito sa Manila noong FIBA Asia Championship 1973. At tinagurian din itong Batman and Robin sa PBE itong si The Clutch. So maganda mga coach para sa akin itong kanyang suggestion dahil tama nga naman siya, habang maaga pa o habang nasa tuktok pa tayo ngayon sa Asian region, dapat natin itong panatilihin dahil kinakailangan natin itong panatilihin sa pamamagitan ng pamumuhunan natin dito sa mga magiging membro ng Gilas Pilipinas na mga bata pa. Kasi ito ngayon, yung mga player ngayon mga coys na lumalaban ay hindi yan pabata. So siyempre tumatanda na yung mga player, sila John Mar Fajardo at lahat ng mga player dyan mga coys na naglalaro. So papatanda na yan. So kinakailangan natin agad na magiging kapalit. Yun ang pinupoint dyan mga coys ni Sir Francis Arnaiz. Dahil ayon nga sa kanya mga coach, ngayon ng Gilas Pilipinas ay kayang-kaya nga talunin ang Qatar, kayang-kaya nga talunin ang bansang Iran, kung saan nga mga coach ay nakikita nga niya dito na maganda na nga ang tinatakbo ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na nung tinalo ng dalawang bisis ng Gilas Pilipinas itong karibal na bansa na China, kung saan nga nasaksihan nga ni Sir Francis Arnaiz ito dahil nagbabakasyon nga siya dito sa Pilipinas, kung paano nga tinalo ng Gilas Pilipinas ng dalawang bisis itong China. Una nga sa FIBA World Cup at dito naman sa pangalawa sa semifinals ng Asian Games. At dito naman mga coach, tinalo din ng Gilas Pilipinas ang bansang Jordan sa finals dito sa Asian Games. So ito nga mga coach ay pinupukaw niya ang atensyon nitong ating mga country staff basketball official ng SBP, POC, at saka maging itong mga nasa SMC at saka MVP na magtulong-tulong nga na mag-invest o mamuhunan dito sa mga kabataan na maaaring pumalit dito sa ating mga Gilas player ngayon. So at itong si Coach Tim Kuhn, medyo matagal pa rin itong hahawak din. So maganda itong programa, ang kinakailangan lang. So sa pangalawang balita natin mga coach naman,
alamin natin ang pagkakaiba ng kaso ni Coach Ying Giao ito naman sa kaso ni Coach Jeff Carriazo. So ayon nga sa balita dito ng spin.ph, Ying Giao escapes fine after getting ejected from the tune-up game. So di ba mga coach, pag na-eject ka na, matik may suspension agad yan o multa o summon mula sa Office of the Commissioners ng PBA. Ayun nga dito sa balita ng spin.ph, the Elastopinder's coach was thrown out late in the first quarter of the Commerce Pocket Tournament. Pero dito nga mga coach, hindi siya binigyan ng summon ng Office of the Commissioners ng PBA. Ito naman ay kabaliktaran dito sa nangyari naman kay Coach Jeff Carriazo dahil binigyan siya ng summon at saka pinagmumulta pa. At ito nga mga coach ang paliwanag ni Deputy Commissioner Eric Castro regarding dito sa pagkakaiba ng kaso ni Coach Ying Giao at saka ni Coach Jeff. Ayon dito sa kanya, yung kaso ni Coach Ying Giao ay technical foul for profane language during exhibition game doesn't merit a fine. So ibig sabihin walang multa yung pagmumura diyan sa ni Coach Ying Giao sa exhibition game, pero sa official game dalawang technical fouls ay automatic may penalty na yan. So yun ang sinasabi ni Deputy Commissioner Eric Castro. So dito nga sa report ng ABS-CBN, si Coach Jeff Carriazo ay nabigyan nga ng sanction o pinatawag nga siya ng Office of the Commissioners patungkol dyan naman sa nagawa niya mga coach, na thrown out nga din itong si Coach Jeff dyan sa exhibition game nila, pero at nabigyan nga ito ng penalty at saka summon. So the former Alaska Easy star turns coach reportedly went for intentional foul on Converse guard Arjun Melicio during the game to call attention of the game official for the foul play. So yun nga mga coach, at ibang nagawa kasi ni coach Jeff Carriazo, ito yung matatawag na intentional foul. Kaya dito nga mga coach, mayroon siyang multa at pinigyan pa nga siya na pinadala siya ng sumo ng Office of the Commissioners ng PBA. So ito nga mga coach, na report ng ABS-CBN, Carriazo was asking for call. Fiber Excelman Gio Amboto was depending on Tyrus Hill. So dito nga, pakiramdam nga ni Coach Jeff Carriazo mga coach, ayon sa kanya, ay may foul dito kay Gio Ambuhot. Yun ang kanyang pinoprotesta. Ngunit hindi nga siya pinakikinggan mga coach, kaya dito nagawa na nga niya harangin itong si Arjun Melicio. At nagsorry na rin itong si Coach Jeff Carriazo ayon sa balita ng spin.ph regarding nga sa kanyang nagawa dito sa Office of the Commissioners ng PBA. At ayon nga sa kanya ay gusto nga lang niyang magreklamo doon sa maling tawag. At ayon nga dito kay PBA Deputy Commissioner Eric Castro, ang paliwanag nga niya dito bakit pinagmumulta itong si Coach Jeff Carriazo ay matatawag nga daw itong flagrant misconduct yung ang ginawa ni Coach Jeff Carriazo. Kaya siya binigyan ng summon at pinagmumulta ng Office of the PBA. So maraming salamat mga coach. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion patungkol dito sa ating video, ay iwanan nyo lang dyan sa baba at ating babasahin isa-isa yan. God bless you all. Bye-bye.